What prompted me to return home? If I do not try now, if I do not attempt to reach President Marcos in the next 5 years, then there will be nothing left. If he allows me to speak with him, I will try to convince him to hold clean and honest elections, and it must be credible. The key is to sell hope. We must peddle hope. Now, for this single opportunity, I am putting my life on the line. Just a chance to talk to him one-on-one. I know he doesn't trust me. He thinks I'm most unreliable. Maybe he even hates me. But all I'm asking for in exchange for my life, for my freedom, is 1 hour to talk to him. Aren't you afraid that something might happen to you if you insist on coming back to the Philippines? You bet. Like an assassination attempt. Could you tell us what precautions have you taken, or should I say undertaken, to safeguard your life? You have to be ready with your hand cameras, because the action here can be very fast. In a matter of 3 minutes, it could be all over. I may not be able to talk to you again, and that's the danger. But I have my bulletproof vest, but if they get me on the head, then I'm a goner. I think the very fact alone that we can land is victory enough. Everything after that is bonus. I mean, whether they put me back in a plane and ship me out or bring me to the prison, I promise to return. I have returned against all odds. So that's good enough for me. I mean, as far as I'm concerned, that's it. Now, if they will allow me to talk to the people, that will be the bonus. Ito nila ang banta nila kay Ninoy. Hindi nila pinababa ng eroplano ng buhay. Bakit nila pinatay si Ninoy? Walang kasalanan si Ninoy! Paano na? Paano na ngayon? Sino? Paano pa ilalaban ang bayan? Soldado de Marcos.
Sabi mo, magiging maganda ang buhay natin sa pagsabi mo sa NPA. Bakit ganito? Matugong pagbabago. Para sa higit na matatag na pamahalan. Mamamatay sa takot si Nene. Sa krimen na ginawa nila kay Ninoy Aquino, lalo natin pag-ibayuhin ang protesta laban sa Raymond Marcos. Alam mo, pag hindi tumigil ang si Obet, yan ang susunod kay Ninoy. Ako, bilang leader ng Concerned Citizen Movement ng Kalumpit, Bulacan, ay makikiisa sa iba pang kilusan upang mag-organisa ng mas malawakang demonstrasyon. At huwag nating kalimutan na ang Bulacan ay duyan ng mga magigiting, mga bayaning nag-alsa laban sa mga mapang-aping dayuhan. Alam mo, kung hindi lang mahusay magsalita yan si Obet, sa takot ko kay Marcos, hindi ako dadalo rito. Tama lahat ang sinasabi ni Obet. Ang karahasan sa paligid, ang terorismo, ang dugo at kalupitan ay dulot pa rin nila ng pagmamalabis ng gobyerno ni Marcos. Ibagsak si Marcos! 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 Ito yung suklimo. Kulang to suklimo. Sakto ho yan. Nagdagdag ng piso ang pasahe. Huwag mo kong bisitin. Kanina nung lumuwas ako, 2 piso binayad ko. Ngayon, 3 pesos na. Baka hindi nagbabasa ng dyaryo yung konduktor na yun. Ibibigay mo ba piso ko? O gusto mo ikaw, bigyan ko ng piso? Pasensya na ho kayo. Ayoko magab-magabono. Talaga, Tol? Kahit konduktor ka lang eh, pag-aaralin mo mga anak ko. Kahit isang taong kong sahod, babalihin ko alang-alang sa anak mo. Ambay talaga ng kuya ko. Ibang klase. Pero Tol, pangako yan, ha? Oo. Bakit hindi niyo sabihin ko sino may gawa nito? Mabait ang kuya ko! Mabait ang kapatid ko! Mga preso Konoy, naawala sa inabot ng kuya mo, kaya tayo patulan. Anong gusto nila? Tumalaw mo ako ng utol na lang! Tayo na nila! Vicky, tama na! Pinawa mo ako! Itay! Tumay ka! Anong klase ng mga polisyon? Ni hindi nila hinulay sumaksak sa kuya ko! Kailangan namin ng reinforcement. Tayo, tama na! Dalawang buhay na tao! Bitiwan niyo ako! Alam, kahit ang gobyerno! Bitiwan niyo ako! Kailangan lumabas tayo sa gobyerno! Para mabuhay tayo! Eh, balak mo rin naman palang pumasok sa politika, kuya. Bakit naman hindi nung araw pa? Nung may nag-aalok sa'yong mag-alkalde dito sa lugar natin sa Bulacan. Hindi pamumulitika ang ginagawa ko. Nang kilusa namin, gusto lang namin ng pagbabago. Oh, eh pagbabago lang naman pala eh. Pagbabago? Puro gulo ang hinahalap nyo. Puro kayo, ibagsak si Marcos! Ibagsak si Marcos! Nakalimutan nyo na ba? Konsehal ako sa munisipyong ito at miyembro pa ako ng KBL. Pag nabagsak niyo si Marcos, mababagok din ako. Abay, may paraan pa dyan, ama. Abay, habang maaga, bumitaw na kayo. Gumamit na kayo ng parachute para pagbagsak ni Marcos, sigurado hindi mababagok yung ulo niyo. Anong para... Oh!
Naku eh, baka bago ka mabagok, eh bumagsak ka na dyan sa hika mo. Umaupo ka! Upo! Wala kayong ginawang pang-aapi, Ama. At hindi kayo babagsak. Sapagkat ang mga pakpak mo'y hindi nagmula sa dugo at pilak. Tama yon. Obet, is your decision final? And irrevocable. Obet, napakaiksing panahon at ikaw lamang ang nagtamo ng sunod-sunod na promosyon sa kumpanyang ito. In fact, the executive board has just decided to send you back to Europe for further training upang ihanda ka sa mas malaking tungkulin dito sa opisina. Sayang, Obet. PRC is a treasure in your hands for you and your family. It's not a choice between which life is better for me and my family. Para sa akin, ang politika ay hindi isang uri na pamumuhay na nauukol sa pagpapaginhawa. This too is a treasure. It's a golden opportunity to do something for my country. Pero sayang naman ang lahat ng pagsasanay na pinagdaanan mo dito sa PRC. Ang iyong management training sa England, sa Germany, sa Holland, at sa iba pang mauunlad na bansa sa Asia. I bet you will have no use for them in that sleepy province of yours. Ang Bulacan ay isang dakilang lalawigan na nagsilang sa maraming bayani ng ating lahi. Kung sa tingin ninyo ay natutulog ang Bulacan sa ngayon, mas kailangan ng aking lalawigan ang makabugong pamumunong muling gigising sa kanya. Lahat ng bagay na natutunan ko dito sa PRC ay maaari kong gamitin sa makabagong pamamahala sa Bulacan. Nakahanda ka ba, Obet? Sa lahat ng problemang sasagupain mo sa politika? Ang tinig ng paglilingkod sa bayan, nanunpay nananawagan na sa akin ang tutugon sa lahat ng problemang kakaharapin ko. Well, well, well. I don't know what's come over you. But sincerely, I wish you all the luck. Kung ang kawalan ng PRC ay karagdagan ng ating bansa, then we are here to support you all the way. Goodbye, my friend. Sambo! Derecho! Sambo! Dali! Inuulit ko, magbabago na ako. Susweldoan ko na ng gusto ang mga manggagawa ko. Simula ngayon, magbibigay ka ng buwis sa kilusan. Opo, yan din ang pinangako niyo sa amin noong Kaviki. Pero ngayon totoo na, magbibigay na ako. Tanda mo, magpakatao ka. Ituring mong tao ang kapwa mo, lalo na yung sarili mo. Ha? Opo. Hmm? Opo. Please! Opo! Opo! Halika dito sabi! Please! Dali mo! Please! Ikaw, Katiwala. Naalala mo ginawa mo sa akin noon? Ikaw, bata ka! Pag binigtatrabaho kita, huwag kang naayos ng layas, ha! Tatandaan mo yung sinasabi ko sa'yo, ha! Ilagay mo sa kukote mo yan!
Sisinghap-singhap. Ayaw mong bitiwan. Yung batang yun, matapang na ngayon. Magbabago na po ako. Tratong tao na po ang gagawin kong pakikisama sa mga trabador. Maniwala po kayo. Gusto kong makatiyak. Mama! Parang yun akong awa. Huwag yun akong patayin ang asawa ko. Matanda na siya. Basta nisisito ang tandaan nyo. Kapag kayong naiwang namahala rito, huwag na huwag kayong mga agrabyado ng mga trabahador. Oo. Nagpakatao ka na ba? Opo. Tao? Tumakbo ka na. Salamat. Teka! Teka muna! Suswerte ng mga anak ko! Oo, oh, anak! Lalaki sila na may demokrasyang bansa! Laban! 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 Hindi nangyari ang inaasahan natin. Ang madugong konfrontasyon sa mga sundalong Marcos laban sa mga sundalong Ramos at Enrile. Kaya tayong matatanda ay kailangang higit na maging handa ang ating mga isip sa maaaring mga susunod pang mga pangyayari at yan ang ating aantabayanan. Naturang nasa gobyerno, pero yan ang puno ng katiwalian. Ako'y nagagalak at ang nasa kabila ay gumamit ng dahas sa pagpapalit ng gobyerno. Lumayas na si Marcos. Anong sabi ng Supremo? Ikat na madugo ang pagbabago o kapayapaan sa pobreng Pilipino? Gobyerno kalaban natin. Pag maganda ang pamamalakad ni Cory, pababa tayo ng bundok. Pagkatulad sila ni Marcos, lalo tayo maging mapusok. Tandaan nyo, dahil sa takot natin, naging abusadong rehiming Marcos, naging 50 milyon tayong duwag na Pilipino. Hindi na dapat maulit ang pangyayaring yun. With strong recommendation from Minister Roning Mercado and well-known people of Bulacan, and from their respectable politicians, I now appoint as OIC Governor of Bulacan, the gallant leader and the street parliamentarian, Mr. Roberto Obet Pagdanganan. Congratulations. Thank you. Congratulations. Salamat. Congratulations. Salamat. Salamat. Congratulations. Congratulations. Thank you. Sino ba naman na hindi masyashock, Obet? Pagdating mo dito, gubernador ka na ng Bulacan. Susan, hindi ko gusto ito. Nangyari na lang bigla. Hindi ko napagandaan, kaya hindi ko matanggihan. Pinagkaloob ng puon to eh. Kilala kita, Obet. Pag ayaw mo, hindi pwedeng ipilit sa'yo. Gusto mo maging gobernador? Daddy, ano po ba yung gobernador? Good
Good evening ho, sir. Good evening. Sir, narito na ho yung mga investors natin. Gusto ho kayong makausap. Good evening, Governor. Good evening. Sir! Nuna pa tayo. Oh, anong problema natin? Magandang gabi po. Hihingi po ako ng tulong sa inyo kasi po yung anak ko nakagat ng aso. Nasa ospital ho. Wala po kami pambiling gamot. Gob, ako naman ho. Namatay yung anak ko sa ospital. Wala ho kaming kapera-pera. Hindi ko ho siya mailabas. Ah, Christy. Sir? Kunin mo mga pangalan at pangangailangan nila. Oo, sir. Gawa natin ang paraan. Oo. Mabuti pang kinagat ng aso, napapansin ni Gob. Eh di magpakat ka rin. Hindi ba tinatanong mo sa akin kung anong ibig sabihin ng gobernador? Hmm? Opo, Mami. Yan ang ibig sabihin ng gobernador. Mami, maski pala gabing-gabi na, ang dami pa rin tao sa atin, no? 3 oras na lang kung matulog ang daddy mo, kung sineswerte pa siya. Ah, wag na. Ah, wag kang mahiya sa akin, Obet. Alam ko, tatanggalin mo lahat ng mga konsehal. Okay lang sa akin ito. Maupo muna kayo, Ama. Ay, maupo ka. Maganda ang record ninyo bilang konsehal, Ama. Mapipintasan ako kapag napalitan ka. Sabi ko naman, pagbagsak ni Marcos, hindi kayo babagok. Kaya lang, kuya, gobernador ka na. At si Ama naman, konsehal. Pati tuloy ako natatawa sa pangyayari. Hoy, Monching! Baka akala mo hindi ko alam. Konsehal ako sa bayan ito. Abay, Ama, huwag kayong magagalit. Alam niyo naman na magkamukha tayong dalawa. Ikaw, nag-aspirante ka maging alkalde. Hindi ba lalong katawa-tawa yan? Masama ba'y mag-ambisyon, kuya? Oo. Ano ba yan, ha? Upo ho kayo. Kawaan ka ng puon. Naku, eh, tama na yung sentimiento de asukal mo, ha? Kawaan ka ng puon. Kung anong puno, siyang bunga. Eh, pwede bang hindi mahilig sa politika yung mga yan, eh? Ikaw pa si Muno. Buti nga si Obet, eh. Governor. O ikaw, hanggang sa tumanda ka, eh, konsehal. Eh, dapat nga magpasalamat ka. May governor pagdanganan. At hindi konselor pagdanganan lang ang nasa ating pamilya. Kita mo na yan, Obet. Pati ina mo, talo na ako. Paano? Meron ka na Kapitolyo. Oy! Oy! Hindi pa ako tapos. Saan ka pupunta? Kuya, naiingit yata si Ama eh. Nung! Ayun, dyan ka! Magpapawa na po kayo. Kabigi! Kabigi! Magpapawa na po kayo! Magpapawa na po kayo. Kabigi! 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 Magpapawa! Bawa mo niya, sabi ko! Nung, nung, nung! Bawa kayo, bawa na kayo! Nung, bawa na po kayo! Bawa, nung! Bawa kayo! Sabi ko, bawa kayo! Sabi ko, bawa ka na! Bawa ka na! Nung, magbawag ko! Bawa na kayo! Bawa na po kayo! Bawa na po kayo! Takbo na kayo! Takbo na! Takbo na! Mapapagod ka ngayong gabi. Marami kang ibabaon. Basta't pusher, kahit 10, ililibing ko bay. Sinakabiki uli, Gob. Terorismo nang ginagawa niya rito. Pero dun bumibilib ang mga tao kay Kabiki. Mabilis daw ang hustisya. Kaya nga maraming nare-recruit si Kabiki dito. Wala akong balak magbila ng patay sa administrasyon ko.
Hindi tama ang ginagawa niya. Hindi siya ang batas sa Bulacan. Gob, huwag ka naman sana magagalit. Hawak mo ang politika sa buong Bulacan. Pero sa kriminalidad, buntot lang ang hawak mo. Carlos Capili. Lehitimong taga-Hagunoy palang taong ito. Nagtrabaho siya sa palaisdaan. Naging security guard ng Alimol. Sumakay ng barko, pero umayaw. Pumaloob sa New People's Army. Hanggang sa, ayun, naging public enemy number one. Kung sa maganda siya nag-number one, tatanggapin kong mabuti siyang tao. Ibang klaseng leader yan, kuya. Malakas ang karisma at hatak sa tao. At ayon sa pagsisiyasat namin, halos lahat ng pinatay niya, puro hindi magaganda record. Police kikil, rapist, addict, tulak, at halos lahat ng mga masasamang gawain. Pero kung pamamaraan niyang masusunod, wala nang huskado. Wala nang batas. At habang gobernador ako ng Bulacan, iiral ang batas. Walang nasa itaas, walang nasa ilalim. Lahat pantay-pantay. Mayaman ka't mahirap, dadaan ka sa kamay ng batas. Ikaw ang bahala, kuya. Kung gusto mong umaksyon kami ng mga kasama ko, sabihin mo lang. Kaya kong sagupain ang grupo ni Kabiki. Armasan mo lang kami. Hindi pwedeng mangyari ang gusto mo. At hindi mo pwedeng bukahin ang bibig mo kung kailan mo ibig. Hindi mo lang ako kapatid. Gobernador mo ako. Oo, kuya. Gob. Yes, Gob. Hindi ka sundalo. Wala kang magagawa doon. Dumito ka na lang. May tungkulin ako sa gobyerno, Susan. Ang pamahalaan ang sinasalakay. Namimiligrong bumagsak ang gobyerno ni Presidente Aquino. Ano magagawa natin, Obet? Puwersa na lang mula sa norte ang iniintay ng mga rebelde. Dadaan ang Bulacan ang puwersa ngayon. Pipigilan namin sila. Mga tangke yun. Paano mo yung mapipigilan? Titiyakin namin. Hindi sila makakalampas ng Bulacan. Susan, ikaw nang bahala sa mga bata. Tayo na. Tayo na! Atas! Atas! Abate pa! Abate pa! Okay! Dito! 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 Pasok yan! Banda mo! Banda mo! Pasok pa! Pasok pa! Pasok pa! Sige!
Obed, tapos na ang barikada sa hanggat. Sa mo pa ako utusan. Oy, pahinga ka na at huwag kang maglakas-lakasan. Magpahinga na kayo, Ama. Sina Colonel Mendoza, si Mayor Pamenco, at iba pang mga mayor ang bahala sa barikada. Si Monching nasaan? Siyang pinamahala ko sa pagbarikada. Doon, sa San Jose del Monte at MacArthur Highway Bridge. Oh, sige na. Magpahinga na kayo, Ama. Tayo na. Oh, mag-iingat ka. Oh, sige na. Oh, ibang bus pa dyan! Ilagay niyo dyan sa likod! Bunay niyo likod! Bumalik. Andito, tama na yan dito! Tama na! Okay na yan dito! Sige! Okay. Oh, tama na! Mr. Governor, the Secretary of National Defense wants to talk to you. Please put him on the line. This is General Ramos. Nabalitaan kong nagpabalikata kayo dyan. I'll send over some of our troops to reinforce your group. Marami pong salamat, General. But I am confident the people of Bulacan will hold their ground. We will make it, sir. I trust you, Obed. Take full control. Good luck. Thank you, sir. Mga kasama, malapit na ang pwersa galing sa norte. Ayokong madami kayo sa konfrontasyon. Isinabi kayo, doon kayo. Maaring maraming masaktan sa atin, pero pipirmi tayo dito. Hindi tayo aalis kahit anong mangyari. Pero yung mga bata, pauwi ninyo. Ayokong may masaktan sa kanila. Sige mga anak, isuwi na kayo. Sa bahay lang kayo at huwag matigas ang ulo. Sa rento, alayin mo yung mga bata. Oh, handa na ba kayo? Sure. Ayon. Oh, damihan pa yun, dump trucks. Malapit na raw ang mga tangkes tulay. Kayo mga sibilyan, dyan lang kayo sa likod. Yung mga armado, halika kayo rito. Dito kayo. Pero mga oras, darating na sila. Kayo, rumadyo kayo sa mga kasamahan natin, lalo na sa tabang. Ngayon din, walang tropang dapat paglusot sa ating mga barikada. Sir, isang oras na lang at darating ng pwersa galing sa norte. Nasaan na raw sila? The next hour will be very crucial. Nasa Bulacan na raw sila, sir. Gob, ang mga tangke, dumarating. Sasabugin namin ang mga sasakyan yan pag hindi ninyo inalis! Kawawa ang may-ari ng mga sasakyan yan pag winasak ng aming mga kanyon! Sir! Oh, wala ang susunod! Dito lang po kayo, ina. Diyan lang po kayo. Lang kayo.
Mga kapatid, huwag kayong mapusok. Nakikiusap ako, huwag tayong maglaban-laban. Ha? Pare-pareho naman tayong mga Pilipino. Ilaban natin ang bayan, pero hindi sa ganitong paraan. Ayokong magkasakitin tayo. Magkais tayong layunin para sa ating bayan. Mga kalalawigan, pumanatag kayo. Naniniwala akong napag-uusapan natin ating mga kapatid na sundalo na huwag umuha ng marahasakbang. Binabati ko kayo at pinasasalamatan sa inyong paninindigan. Opet pagdanganan. Ikaw ang gobernador dito, di ba? Pag nakalampas kayo sa barikada, ex-governor of Bulacan, sir. Fight your war in politics, Governor. But do not fight the reformist soldier. But soldiers should protect their commander-in-chief, the President of the Republic of the Philippines. Madurog man ninyo ang barikadang yan, kailangan lampasan ng mga tangke ninyo ang mga katawan namin. Pag nangyari yon, sakalang kayo makakatuloy sa Maynila. Maraming inosente ang madadamay. You should realize that, being the governor. Mangyayari lang yon pag nagpatuloy kayo. Panati ko ka ni Cory. May tiwala ako sa Pangulo. Pag bumagsak ang gobyerno ni Cory, you will suffer a grave consequence. Think about it, Governor. Mag-isip ka! Tapos ko ng pag-isipan ang lahat. Bago pa ilagay ang barikada. Well, I think I have to see you after the coup, Mr. Politician. Yes, sir. Move back! According to report, there's no way the troops from the north could reach us. They were all stranded in Bulacan. What? All entry points to Manila were barricaded. Compliments of Governor Obet Pagdanganan. Ang huling misahe, mission aborted. Mabuhay na ang gobyerno ni Cory. At hindi maaaring hindi masundan ang nasimula ng kudeta. Tandaan nilang ang gobyernong yan ay bumangon mula sa usok ng rebolusyon sa EDSA. At walang gobyernong natatag sa pamagitan ng rebolusyon ang hindi inagaw ng isa pang rebolusyon. Ginamit na ng tao ang pwersa nila, ng militar. Nasa dugunan nila ang rebolusyon at ang mga kawal na dapat na maging mga tagapamayapa ay nanggugulo na. Isang General Fidel Ramos lamang ang mawala sa tabi ni Cory. Tapos na ang presidente. At tayo, sa kilusan ng New People's Army nagmamasid. Kapag nagtagumpay ang kudeta, mapapailalim tayo sa military junta. Kung magkakaganon, madali nang ilapit sa loob ng mga mamamayan ng NPA. Tiyak aabuso mga militar. At magiging tagapagtanggol ng mga Pilipino New People's Army. Atin na ang Pilipinas. Kadiki, isa ka sa magiting sa kilusan. Huwag ka sanang maging mapusok. Nasa tama kang landas. Ipaubaya mo na sa ibang mga kamay ang iba't ibang panig ng bansa. Hawakan mo lang ang pinaka-importanteng lugar sa Luzon, ang Bulacan, ang pintuan ng Maynila. Si Obet ang gobernador. Pero si Kabigi susundin ang buong Bulacan.
Obet, gusto kong malaman mo na isa ka sa mga dahilan kung bakit ako'y nakakatulog ng mahimpin. Mrs. President, tungkulin lang ang ginawa namin sa Bulacan. Alam nyo, ilang bayan at lalawigan ang dinaanan ng pwersang galing sa Norte. Subalit, ang magiting na gobernador ng Bulacan lamang ang nangahas na humarang sa kanila. Kaya't maraming salamat, Obet. Hindi ako makakalimot. Thank you, ma'am. Kasama si Sintila na po ang papatas ng presyo ng stock! Hindi mo! Ito ba? Ang mahal na bangos! Ha? Mahal na mahal mo? Isa ka niyo na kaya mga tindahan niyo! Uy! Tumama ka dyan! Pati yung saging tinataas niyo presyo! Ito! Pakinig kayo mabuti! Kapag mayaman ang bibili dito, itaas niyo ang presyo! Kapag mahirap, nakatulad natin, isayad niyo sa lupa ang presyo! Mahiya kayo sa mga mahihirap, pawis at dugo ang puhunan nila! Makutsa kayo! Kayong mga busog! Ang lalamon sa konting perang pinaghirapan ng mga pobre! Kabiki! Itong apat na to ang sindikato sa mataas na presyo! Hindi naman totoo yung Kabiki! Patas naman ho kami, Kabiki! Sa mga tuwit, mahina pandinig nyo! Tatanggalin natin ang baranyan! Kayong mga walang hiya, ang nagpapahirap sa mga mahihirap. Sa susunod, hindi lang yan. Ha? Kasala lang ang dapat parusahan. Hindi lahat sa palengkeng ito may kasalanan. Bakit lahat kayo muna nagot? At sino siya para magbigay ng ordinansa? Siya nakakaway ng batas? Huwag kayong matakot! Ako ang gobernador ninyo ang nag-uutos! Ituloy ang pagtitinda! Mga kalakang pulisya para sa kaligtasan ninyo! Kung ano man ang masamang balak ni Kabiki, sagot ko kayo! Sige! Buksan niyo ang mga tindahan niyo! Magtinda kayo! Okay na! Magtinda kayo! Nay, magbukas na tayo, Nay! Magtinda kayo dyan! Ilalagay na yung mga isa dyan! Ilalagay ko! Anong klaseng tao ang Obet Pagdanganan na yan? Intelihenteng tao. Ang sabi nila, nung nag-aaral pa raw, palaging valedictorian. Tapos siya ng chemical engineering. Bukod tanging summa cum laude sa MLQU hanggang sa panahong ito. Isa siyang matagumpay na businessman. Nakarating na siya sa Amerika at sa Europa sa pagpapakadalubhasa. At
naging leader siya ng mga concerned citizen ng Bulacan laban sa diktatura ni Marcos. Lumang issue na yan. Bilang isang politiko, palagi siyang tumatanggap ng parangal. Di umano. Siya ang magiging presidente ng Liga ng mga gobernador sa buong bansa. Bilib na bilib ka sa taong yan, ha? Binoto mo ba siya? Oo. Kaya lang hindi napabilang ang boto ko kasi yung kalaban ni Obed umatras sa ultimo ora. Tanda mo, hindi tayo dapat makilahok sa halala nila. Sa madugong pagbabago lamang titino ang bansang ito, nagaling sa NPA. Ang New People's Army, ang sagot sa Pilipino. Ha? Pidela, huwag ka na magsalita tungkol kay Obed. Humihingi raw kayo ng appointment sa akin. Eya? Raymond? Appointment? Are you serious or are you pulling my leg? Eh kasi baka hindi ka na namin makausap pag wala kaming appointment sa'yo, Daddy. Kunwari, mga barangay captains kami. Pwede ba tayo mag-usap? Oh, yan. Nakuha ko na kayo ng appointment sa daddy ninyo, ha? You can start now your conference. Tsaka, Dad, hindi na kita nakakausap. Hindi ko na naikukwento sa'yo kung anong nangyayari. Well? Eh, sa school, ang sinasabi nila, ang mga politicians daw dito sa bansa natin, mga corrupt daw. Nag-aaway tuloy sila nung kaklase niya. I can't say anything except I'm not a corrupt politician. Maaring yun ang tingin ng marami, no? Sa mga politiko natin dito sa Pilipinas. Or politics in general. But I still believe that there are those who perform their duties well, but they're not corrupt. Hindi sila trapo. These are the new breed of politicians. Yung mga bagong mukha, bagong dugo. Nauugit sa pamahalaan. And I'm proud to say, I belong to that group. May awa ang puon, mga anak. Ang pamimintas nila ngayon, magiging papuri pagdating ng panahon. Ang galing talaga mag-speech ni Daddy, ang galing! May dapat pa kaya akong ireklamo, Dad? Isa na namang pagtatangka sa administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino ang nagaganap. May paniwala ang mga rebelde na babagsak sa kamay nila ang gobyerno. Sige, darating na kami. Monching, tulungan mo si Susan mag-ipake. Aalis kayo. Huwag na kayo magpatagal dito. Sige na, hindi ako sa'yo. Aalis hanggat hindi kita kasama. Ano sa tingin mo, kuya? Tagilid, ano? Balita ko, siniguro na raw kaagad nila yung airport. Narinig ko sa radyo, pinasok pati Aguinaldo. Masama ang lagay ng gobyerno. Pati Villamor Air Base, nakuha nila. May selebrasyon daw sa parte ng mga rebelde. Para bang siguradong-sigurado na raw sila. Haharangan pa rin natin mga tropa manggagaling sa norte. Pero sapat ang pwersa ng mga rebelde sa Metro Manila para makuha ang Malacanang. Eh kung sakaling tuluyan na nga bumagsak ang administrasyon ni Cory Aquino, anong plano mo? Tayo naman na magre-rebelde. Laban sa pwersa nila. Susan, ang mga bata. Hindi ako aalis hanggat hindi kita kasama. Monching, ka na nga bahala rito. Hindi ako aalis! Bob, may gusto makipag-usap sa'yo. Lumayo ka rito. Bahala na mga sundalo ng Kapitolyo.
sa pamilya ko. May tiwala ako sa kanila. Yan naman ang inaasahan ko sa politikong katulad mo eh. Hindi ako magpipilit. Magmamasid na lang kami. Yan naman ang ugali ng NPA eh. Ang magmasid sa paligid. Dahil sanay kayo sa bundok. Parang mga ibong nanunubok. Tsakin mo lang may kakayahan kayong magmasid. Para sa paghatol nyo, hindi kawawa ang mamamayan. Sino ba nagpapahirap at tumatakot sa mamamayan sa oras na to? Kundi mga sundalo ng gobyerno. Tanda mo, Gop. Bakit hindi tayo pinagbayad kanina? Basta kasama mo ako, wala kayo lalabas sa pera. Pwede ba yun? Takot lang sa akin mga yon. Paglilinis. Yung pananakot nila pagpatay? Sa pagsulong ng sistema ay nasa madugong pagbabago. Oh, nakikita mo yun? Ano yun? Andre. Baba na. Ha? Pulutin mo na. Tignan na. Kunin mo lahat! Balak mo bang agawan kami? Buhay mo agawin ko. Walang pagbabagong mula sa dugo sa panahong ito. Noong araw, nag-aasa mga taga-Bulacan para sa pagbabago. Pero mapang-aping dayuhan ang dahilan. Hindi Pilipino laban sa Pilipino. Nakakalungkot lamang ipaalam sa iyo. Maraming nagsasabi na hanggat hindi mo nasasakop si Kabiki, ay hindi tagumpay ang iyong pamamalakad sa Bulacan. Roberto, maaaring konsihal lang inabot ko. Pero pagdating sa politika at kaaway, mas malawak ang aking eksperyensya kaysa sa'yo. Wala nang masamang amang sisilam mo. Iyon ang naitulong ko sa'yo. Ilan ang bumaba? Lima. Matamis ang dila ni Gobobet. Pati si Tidela, ang paunahing Amazona, nahikayat. Matapang ang bibig. Matamis ang dila. Dapat sabay kong pasabugi sa bala yun eh! Bakit napagpapasensyaan ko siya? Dapat binanata ko na lang siya. Kausapin mo si Pidela. Pabalikin mo sa bundok. Pero ikaw lang pakikinggan niya. Nadaanan ko minsan. Pati ako kinakampan niya. Pero may respeto pa rin siya sa'yo, Kabiki. Respeto na isang traidor. Ah, isa pa nga pala sa pinunta namin dito, Lumen. Yung asawa mo, masyadong sipsip kay Mayor. Palalahanan mo. Hindi totoo yun. Alam niyo naman kaibigan niyo ako eh. Huh? At may balita. Nag-informer siya sa militar. Kung hindi mo lang siya asawa, tinumba na yan. Hindi ako informer. Alam niyo naman kaibigan niyo ako lahat eh. Kabiki, hindi niya magagawa sa inyo yan. Ginagarantyan ko naman ang asawa ko eh. Hindi siya informer. Ando, mas mabuti pa. Asikusin mo muna yung mga baka sa labas, dali. Baka ano pa mangyari. Gabi, Kabiki. Humihingi ako sa inyo ng paumanhin.
Kung nagkaroon man tayo ng alitan, hindi ko gusto yun. Makikiraan lang. Walang galang na sa inyo. Doon ho ang bahay namin. Jack, nandun pa ho silang lahat. Kayo na ho ang bahala. Basta't ingatan niyo lang asawa ko. Kamu kakausapin ko mamaya si Ando. Pasensya na kayo, ha? Pasensya. Markado na kamo siya. Tayo na. Ospital ng Bulacan. Doon kayo sa Bataan. May sasalo sa inyo rin. Hindi ka ba sasama? Ayaw kong tumagal sa mundo. Ay isang tayo doon tulad ni Ando. Sige na, doon kayo sa Bataan. Tandaan nyo, sa Bataan! Magkanya-kanya muna tayo. Meron pa akong dapat tapusin. Kagiki, isama mo ko. Si Ando. Na sugat pare, malumba at ang balita ko, hindi na daw siya makakalakad. Nanggigigilga ako kanila. Gusto sumama sa grupo niyo para ako mismo nakapalad sa kanya. Pare, ipahihin niyo si Ando Acosta. Importe! Ayun ang tao! Ando, hindi ka ba natatakot na baka balikan ka ni Kabigi? Wala akong problema dun eh. Eh di, doon muna ako sa kampo nyo. Ang mahalaga, nakilala na ako dito sa Hagunoy. Nabangga ko ang public enemy number one ng Bulacan. Si Carlos Capili, alias Kabiki. Pare, ito pa isang mahalaga. Kaya pa yan. Ano sa inyo, sir? Ano pulutan nyo rito? Meron nun tayo. Pagkatikip na sila, Gabi. Tayo na ang hahawak ng mga buwis ng mga palaisdaan dito sa Bulacan. Relax, relax lang kayong dalawa. Akong bahala sa inyo. Sino yan kasama mo? Ando. Oh, Lumen. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Hindi mo ba alam na ang lugar na to? Delikado ang kalagayan mo rito. Huh? Kabiki! Tayo! Tayo! Ando! Tayo sabi! Palalayain kita, Lumeng, sa pananakop niya! Patawarin niyo siya, Kabiki! Maawa ka sa kanya. Kabiki, hindi naman totoo lahat na sinasabi ko eh. Nagbibiro lang ako. Kung gusto mo, magiging informer ako para sa'yo. Magpapakabait na ako, Kabiki. Oo, Kabiki, magpapakabait na siya. Parang awa niyo na, huwag niyo siyang patayin.
Kanina ka pa gustong patayin ang asawa mo. Ginagawa kang kublihan. Hindi mo ba alam? Ando! Ando! Hindi ka nalawa sa kanya. Patayin na yung asawa mo. Naluloko ka pa. Inaayos ko lang naman ang daloy ng trapiko dito sa Kalumpit, kuya. Eto mga tarantado dito. Akala mo sa kanila yung kalsada eh. Mga balasubas itong mga hayop na to eh. Munching, may mga pulis dito na dapat mangalaga sa kanila. Huwag mong ilagay sa kamay mong batas! Batas? Kuya, hindi nakikinig sa mga pulis itong mga to. Eh kung bastos nila yung mga pulis dito, ganun-ganun na lamang eh. Ilang bata na lang sa kasaan dito. Dahil sa katarantado ng pagmamaneho ng mga to. Ayan. Tingnan mo yung dalawang tanod mo. Pinagsisipaan nila yan eh. Kaya ako pumasok dito eh. Sinampal nila yung dalawang yan eh. Tama si Monching Gob. Mabusado yung mga yan eh. Tsaka, Gob. Mamamaya mo rin ako eh. Ginagawa ko ito, Gob. Para sa kabutihan ng nasasakupan mo. Tumigil ka! At huwag puro Gob ang sinasabi mo. Kuya mo pa rin ako! At makinig ka sa akin. Naintindihan mo? Naiintindihan ko. Kuya. Kuya Gob. Bakit, Lenny? May problema ba? Nasundan ang asawa mo, Kabigi! Kasama ko si Governor Obed. Walang masama kung magkakausap kayo. Bilang asawa mo, iyon ang saloobin ko. Ginawa mo ito sa asawa ko. Malaking atraso yun. Hindi ka marunong matakot, Gob. Wala akong takot. Basta sa ikakatahimik ng Bulacan, Kabiki. Paano kung mamatay ka ngayon? Paano Bulacan mo? Namatay akong hangad ay katahimikan para sa Bulacan, Kabiki. Hanggang bulok ang gobyerno, walang katahimikan sa Bulacan. Lalo na kung hindi magsasanib ang puwersa natin. Pasakop ka sa doktrina namin. Magsasanib tayo, Gobobet. Sunod ka ng demokrasya. Magkakapit-bisig tayo. Bakit hindi nyo pagbigyan ng ang gobyerno ni Cory? Napatalsik na natin ang diktatorya ni Marcos. Ano't na rin pang paniniwala nyo sa simulaing yan? Pagbabagong gusto ninyo, bakit na rin pa kayo? Dahil hindi pa rin nasikaso ng gobyerno ang tao. Puro kudita nagaganap sa administrasyon ni Cory. Ang dahilan, ang pagkakahati ng militar. Natulad ninyo, baril at balang sandata para sa pagbabago. Malinaw na sa pamamalakad niya, naghahangad ang gobyerno ng kapayapaan para sa panig ninyo at panig nila. Ngunit matatag ang paniniwala ninyo
na sa madugong pagbabago lamang, may sasaayos ang bansa. Isang maling paniwala. Malatsa ang amoy ng kasaysayang isinulat sa dugo. Huwag mong mali na aming paniwala. Tinatawaran ko ang pamamaraan ninyo. Ikinukubli ninyo sa bundok at mga parang ang inyong paniniwala. Ang inyong mga asawa at anak ay tulad na sa maiilap na hayop sa gubat. Hindi lamang sa madugong pagbabago. Mailalaban natin ang karapatan ng mamamayan. Kung mahal natin ang bayan, hindi dapat umagos ang dugo! Walang lumalagos na bala sa katawan ko dahil sa alam mo, kailangan ninyo ang isang tulad ko. Kung makakababa ako ng buhay, ihintayin kita sa Kapitolyo. Doon, ipagpatuloy natin ang pag-uusap natin. Pagdating ko sa Kapitolyo, iisa lang gagawin ko. Tutuluyan na kita. Hindi kaya siya magsisi na kahit isang bala hindi bumaon sa ulo ni Gob. Mahihirapan agad na makapag-organisa ng puwersa sa Bulacan. Irigpit natin si Kaviki sa pag-traitor niya sa Kilosan. Hindi tayo ganon. Hayaan natin makita ni Kaviki ang sarili niyang pagkakamali. Marami na sa atin ang sumuko at nabigo. Katulad natin, Pater Atreas ang naghihintay sa kamay ng pamahalaan. May pabalita na muli raw nagbubuwal ng mga troso dito sa Bulacan ng mga illegal loggers. Gusto kong makausap tungkol sa bagay na to si Kaviki. May kaalaman na po si Kaviki tungkol sa balitang yan. Naghihintay na lang po siya ng ipag-uutos niyo, Gob. Kabisado ninyo ang kagubatan. Magiging madali sa INP kung makikipag-coordinate kayo sa kanila. Sanchez. Sir. Samahan mo sila kay Major Galvez. Oh. Oh, pasa. Oh, dahan-dahan lang, ha? Pagigin nyo. Ano, Lenny? Okay ba ang kooperatiba ng mga Amazon ako? Puro nakabistida sila ngayon, ha? Oh, ayos ba kayo dyan? Si Kaviki! Ay, Kaviki! O ano, kamusta ang mga paninda nyo? Okay na, panalo! Ayos! Mabuti naman! Mabuti naman. Shhh! Huwag kayo may ingay. Huwag nang papoy ng kooperatiba inoobserbahan. Muntihin. Baka mamaya magulat yan. Ituro ko sinong tatay. Ito yung tatay, oh! Nakabila sa'yo! Mabuti naman nagkaroon ka ng panahon para ipasyal kami mag-ina. Tuwan-tuwa ang mga bata, oh. Oh, huwag ka na malungkot dyan. Mamaya ka na. Ganda naman, eh. Kaya lang hating gabi na. Ayoko makita tayo ng tao. Baka sabihin nila, si Kaviki nagpapasarap sa buhay. Ano ka ba naman? Araw-gabi ka sa kooperatiba. Dapat naman maglibang tayo. Napakaikli pa ng panahong naiukol ko sa mga nagsisuko. Ayoko mapulaan. Mahigit isang taon na. Dapat lang naman magbago na ang katayuan mo sa buhay. Bundok noon, tayo naman ngayon. Gusto kong mawala ng tuluyan sa pandinig ko ang mga putukan. Mawala ang amoy ng pulbura. Tuwa at katahimikan. Walang pumupuna. Walang nagbabanta. Mangyayaring lahat yon. Kung hindi ka nahahawak ng baril.
ikaw at ang mga bata ang ipinangako ko kay Gobernador Robert. Yun lamang ang gusto kong hawakan, Lenny. Kumusta ng kooperatiba? Maayos naman ang lahat. Marami nga sumasapi. Oh, ay. Wala ka ng problema para sa disco. Para magkapondo ang ating kooperatiba. Ay, salamat. Ito anak mo, nakakatuwa. Ay, tapos na ako. Oh, bigay mo sa iba doon. Makita ko lang masaya ang anak ko. Masaya na rin ako. Ginawa ng loob ko. Si Mrs. pinapatulog mga bata sa bahay. Panatag na. Ibig mong sabihin ka, Vicky, hindi ka na talaga babalik sa bundok. Pare. Gusto kong makituloy. Pero para makita lang sila, makausap. Lalo na matatanda doon. Hinahanap ko mga pangaral nila. Kaya lang, baka hindi nila maunawaan. Sa anong bagay? Ayoko naman ito kung pagbabago. Itong anak mo umiiyak eh. Bakit? Eh, binastos daw siya. Hindi ko naman alam kung sino. Anak? Hinipuan po ako. Nakikilala mo ba? Opo. Sino anak? Si Junho. Pidela, ikaw nang bahala sa bata. Huwag kang mainit. Halika nga! Ay, bakit? Oh. Kabiki! Sa'yo tayo! Ay, ano mo gagawin niyo sa kasama ko? Halika! Aray! Sayo, sayo! Sige lang! Tuloy lang! Sayo kayo dyan! Tuloy! Eh, sorry na nga ako! Marami kang babastusan! Bakit anak ko pa? Kabiki, hindi ko na maalam na anak niyo yun eh! Sasayo na ako! Sige na! Kahit kanino na! Sorry na nga ako! Pakinig ka! Kahit kanino anak, huwag mong babastusin! Sorry na ho, sasayaw na ako! Patigas ka! Baka kung ano mangyari sa kasama ko! Kawawa naman si June! Gusto mong madamay? Ilan ang ilan! Ano? Kaya mo ba insulto ito? Ano yun? Utok ng baril yun ah! Ay, halika! Ano yun? Pare, hindi ko siya binaril. Ang kulit-kulit kasi. Anong ginawa mo sa kasama ko? Anong ginawa mo sa kanya? Oh. Jun! Pinatay mo si Jun! Vicky! Huwag na. Oh my, siguro... Bakit humawa ka na naman ang baril? Bakit? Kinukundi na ako ng lahat. Ko. Buti dumating ka. Kabiki, kapag kailangan mo ako, kahit saan ka, pupuntahan kita. Hindi gusto nangyari. Wala akong balak patayin siya.
Halika! Magsabi ka na totoo! Kabi, hindi ko po sinasadya! Gusto mo ako subukan? Totoo po! Totoo! Pinastos mo siya! Dahil wala kang respeto sa akin! Meron po! Meron! Ang sasabihin ko sa'yo, baka hindi mo pa alam, NPA ako! Hindi ako tindero! Para bastusin! Ha? Abo! Sino ko? Kabigi po! NPA! NPA po! Pinastos mo ako! Para insultuin! Para insultuin! Para insultuin! Wag mo! Wag mo, Kabigi! Dito ka muna habang inaayos ang lahat. Sa ngayon, humihingi ng katarungan ang ina ng bata. Hindi sila maniniwala. Ako si Kiki. Dating NPA, kilabot sa barel, naging mapusok. Lahat sila naniniwala ako. Pinatay ko biktima. Gob, pa-eskorta mo sa mga Marines. Sa mga tauhan mo. Ako mismo magbabando kung ano nangyari. Maniwala kayo sa akin! Unawain niyo ako! Wala akong balak. Baril niyong bata. Pinastos niya anak ko eh. Kahit sino nga ma. Hindi pwedeng hindi magalit! Sana totoo lahat ng sinasabi ni Kabiki. Para naman hindi malagay sa kompromiso si Kuya Gob. Ito si Fredo. Nandun siya nung gabi. Ano ba talaga nangyari? Kabiki! Ang taong nabubuhay sa baril, tandaan mo, laging may hawak na baril. Dati na kaming nakakarinig na marami ang hindi nasiyasa yung pagbabalik loob, Kabiki. Ayon sa balita, 79 na yung napatay at 80 ang isang bata. Ano ang masasabi mo sa bagay nito, Kabiki? Ang mahalaga, maraming nakikinabang sa bawat gawain ko. Tungkol sa bata, si Kabiki hindi pumapatay na wala kasalanan. Batay sa sagot mo, itinuturing mo na rin ang iyong sarili na isang hukom sa labas ng hukuman. Para sa akin, may katarungan ang bawat pagpatay ko. Ang mga taong inusig ko at hinusgahan ay nagkasala sa mga taong namumuhay ng parehas. Hindi kaya ikaw na rin ang nagpapasikip sa iyong mundo, Kabiki? Alam mo ba na mayroong banta sa iyong kanan, sa iyong kaliwa, sa iyong likuran at sa iyong harapan? Yung mga bantang yan, dati na yan. Marami nga dyan eh, nauuna pang mawala bago dumating ang mga banta nila. Pare-pareho lang naman lahat ng tao eh, tigiisa ng buhay. Alam mo ba na anumang oras ay maaaring itumba ka, Kabiki? Sa palagay mo, kaya nila akong itumba. Kababayan kita at kapanalig, Jolat. Pareho tayong sa hagunay nagkaisip at lumaki. Sa tingin mo, may tutumba nila si Carlito Kili? Tay, sana hindi na ako nagsumbong sa'yo. Tay, kailan ka uuwi? Bilib din naman talaga ako sa'yo, Baldo. Napagsalitaan mo ng ganun si Kabiki. Isipin mo, si Kabiki, hindi nakapalag sa'yo. Ang lakas ng loob mo, Baldo. Hindi ako natatakot sa kanya. Dahil naniniwala ako na siya ang tumira sa bata. Kung sinagot niya ako noon, sasabihin ko sa kanya, ang taong nabubuhay sa baril, sa baril din natotodas.
ako'y naakusahan. Narito ako. Kayo testigo, Gob. Gob, nang patayin si Baldo, kausap ko si Kaviki dito. Tungkol sa problema ng mga kooperatiba ang paksa namin. Lalo na't may kaso siya sa ngayon. Mga kasamahan niyo, ang nakitang palis sa lugar ng krimen. Kung ganun ang kumakalat, aalis kami rito. Kaviki. Hindi. Gob, tungkulin mo yan. Tukuyin mo na kung sinong pumatay sa amin. Gusto kong humantad. Lalo sila maghihinala pag lumubog kami. Mag-iingat ka, Kaviki. May pasabing NPA. Mamalabis mo raw. Kahit saan ka makita, itutumba ka. Nagpapanggap na sila. Hindi nagtutumba ang NPA. Nang taong walang kasalanan. Haharapin ko sila. Hindi ko lalabanan ang dati kong kasama. Naniniwala akong hindi ikaw ang pumatay kay Baldo. Kung anong may tutulong ko, narito lang ako, o kaibigan. Salamat, Gob. Narito rin ako. Katulad na sinabi ko sa inon, basta pinatawag mo ako, kahit patay na ako, darating ako. Kaviki! Romadyo si Gob. Pinapatawag ka. Kaviki! I-clear mo na yung area. Anong sasabihin mo, Kaviki? Huwag ka na sumama sa amin. Siguro eh, umuwi ka muna. Pagpatuloy mo pag-aaral mo. Hindi pwede, Kaviki! Ano bang? Isang kabataan ang namatay. Gusto kong magligtas ng isang kabataan. Ikaw, marami ka pang pagkakataon sa buhay. Lenzo, parang panahon. Nagbabago ang takbo ng pamumuhay natin. Bago dumating ang bagyo, ilibre mo sarili mo. Tang na! Hindi pwede! Sa lahat magkasama tayo, Kaviki! Hindi lang magandang pangyayari ngayon eh. Sisibat na ako? Hindi ako duwag, Kaviki! Renzo, nakikita ko sa'yo ang tapang ko noong araw. Pag-isipang mabuti. Bibigyan kita ng pagkakataon. Saka tayo mag-usap. Pag maganda ng panahon. O hindi mo ba titigilan ng confidential files ni Carlos Capilli? Pareho pala kami nag-Boy Scout ni Kaviki. Kaya lang ako, nasali sa 10th World Boy Scout Jamboree sa Mount Makiling. Valediktoryan din ka mo pero nahinto sa klase? Pareho kami naglalakad papunta sa eskwela. Gusto sana makapag-aral. Nagkait lang kapalaran kay Vicky. Swerte ka. Pero minalas siya kasi hindi kayang hulihin ng kamay ang kapalaran. Naging maamo na sana si Kaviki.
pero patuloy na nagmamahilap sa kanyang kapalaran. Alam kong iniisip mo eh. Magandang kinabukasan para sa pamilya mo. Yan din naman hangad ko para sa'yo eh. Nanghihinayal lang sa'yo, bata. Ano na nangyari doon sa kaso ng dalawang pinatay? Hindi nila dapat sintensya na agad si Kaviki. Sa batas, o sa mata ng tao. Pasensya muna, bago hustisya. Pagkatapos mo magpasensya, saka mo palang gamitin ang hustisya. Pag nagawa mo na yon, gamitan mo ng konsensya ang igagawad mong sintensya. Pasensya, hustisya. Konsensya muna, bago sintensya. Kaviki! Kaviki! Kaibigan ako ng kapatid mo. Konduktor din ako, Kaviki. Ano magagawa ko sa'yo? Eh, tinanggal ho ako nung operator ng kumpanya. Kaso ho eh, nagugutom yung pamilya ko. Baka naman ho, pwede niyo akong tulungan na maibalik doon sa trabaho ko. Katarungan ng kabuuan ng Hatol. Kapag nagawa mo yun, Susan. Talagang para kay Kaviki, nagagawa mo mag-isip ng napakalawak, Omen. Ang ginagawa mo para sa kanya ngayon eh, pasensya. Awa. Yun ang darama ko sa kanya. Awa. Para siyang batang hindi alam kung saan pupunta o anong hinihintay. Bakit? Ikaw ba, manager? Ah, oo. Tuloy kayo. Mag-usap tayo. Eh, ano ang pag-uusapan natin, Gabigi? Tungkol dun sa huling konduktor na tinanggal mo. Ah, si Edong. Yun nga, si Edong. Napakakulit naman kasi nung taong yun eh. Dapat lang talagang tanggalin. Pero ang pamilya nun, hindi makulit. At nahugutom na. Sana naman eh, hindi ikaw yung maging makulit. Akong gusto nyo, pagre-reporting ko sa bukas. Problema mo. Ngayon ho? Bukas. Ano nga pala pangalan mo? Ah, Romy Cruz po. Hindi ko makakalimutan itong ginawa mo, Romy. Ah!
Matutuwa siya dumating ka, Gob. Isang hiniling ko sa may kapat.
kasamaan ka, lagi mo yung tatandaan. Hey, pero minsan pupakin, naiinis ka na walang dahilan. Ako naman tong si Suyo, managawa ko di maintindihan. Isip ko, yan ba kailangan? Meet mo ba nalambingan dito? Tayo sa kasalan mismo, iti tapos usapan ko. Bakit ba ang ganda mo? Ikaw lamang ang tala na gusto kong mahawakan.